Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Salamat sa Diyos at muli nandito tayo. Mag-aaral na naman po ng kanyang mga salita sa ating daily devotion sa ika-13th season na po. Patapos na rin po ang ating 13th season, kaya abangan po natin ang ating 14th season ng ating daily devotion. Ang topic po natin ngayon ay Our God is Our Strong Tower. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Lord God. Oh, glory to your name, Lord God. Glory to you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa araw na ito na inyong ipinagkaloob sa amin, Panginoon, upang muli, O Lord God, ay mapag-aralan na naman ang iyong mga salita at ma-share sa aking mga kapatid, sa mga nanunood, Panginoon. Panginoon, pagpalain mo po ang mga salitang aming pag-aaralan at pagbubulayan, Panginoon. Nawa, O Lord God, ito po ay makapagbigay ng kaalaman, Panginoon, at ma-bless ba ang bawat mapakikinig niyang mga salitang ito, Lord God. Ilagay niyo po ako, Panginoon, sa inyong likuran, Panginoon, upang ikaw, Panginoon, ang siyang makita at siyang marinig, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Basan mo ang aming gawain ito, Lord God. Kasihan niyo po ako ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, upang magampanan ko, Panginoon, ang nais mo na gawin ko, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isang nakikinig, Panginoon. Ikaw po ang aming patuloy na itataas at lulwalhatiin at dadakilain, Panginoon, sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sabi ko nga po, ang ating topic po ay Strong Tower. Jesus, our Strong Tower. Ang sabi po sa Proverbs 18:10, "The name of the Lord is a strong tower. The righteous running to it and are safe." Yan po. Ang pinakamalaking depensa, pinakamatinding depensa natin laban sa ating kaaway o kay Satanas ay ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Isa-isahin po natin ito. Ang sabi, the name of the Lord. Madami pong mga tawag sa Panginoon ayon sa ating pangangailangan at pagkakilala sa Kanya. Ang una po ay ang Almighty God. He is a perfect and powerful God. The God who is more than enough. He is all-sufficient one. Siya po ay sapat sa bawat isa. Hindi niya tayo kailanman po pagkukulangin. Number two, He is Elohim, Yahweh, El Shaddai, a unique God, three person in one. Di po ba siya po ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo? Siya ang ating Jehovah Jireh. The Lord is our provider. Siya ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin. At siya rin po ang ating Jehovah Rapha. He is the Lord our healer. Di po ba, lalo na ngayong panahon na to na maraming nagkakasakit, He is our healer. Claim na po natin yan that He is our healer. Jehovah Nisi, the Lord is our banner. Jehovah Sidkenu, the Lord is our righteousness, ang ating kabutihan. Jehovah Shammah, the Lord is here. Yan. Emmanuel, God is with us. Prince of Peace, Lord of Lords, di ba? And King of Kings, Lion of Judah, at marami pa pong ibang mga pangalan na ina-attribute sa Panginoon ayon sa pangangailangan ng tao. Di po ba? The existence o presensya ng Panginoon ay hindi nakabase sa sino man. Ang kanyang plano ay hindi nauukol sa anumang sitwasyon. He promises that he will be what he will be. Ibig sabihin, siya ay magiging Diyos magpakailanman. Siya ang laging nariyan at hindi nagbabago, dubos na sapat sa kanyang sarili upang gawin ang kanyang kalooban at isakatuparan ang kanyang kalooban. Siya po ang Alpha and Omega, who is, who was, and is to come. Ayon po yan sa Revelations 1:8. Even po si King David, sinabi po niya ito nung harapin niya po si Goliath. Ang sabi po sa 1 Samuel 17:45, sumagot si David,
Makikipaglaban ka sa akin na ang dalay, espada, sibat at punyal, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng hukbo ng Israel, ang iyong hinahamon. Di po ba? Kasi nilalapastangan na po ni Goliath ang Panginoong natin. Kaya nilabanan po ni David si Goliath sa pangalan, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon. Ang sabi, the name of the Lord is a strong tower. Paano nagiging strong tower o matibay ang pangalan ng Panginoon? Alamin po muna natin, ano ba ang characteristics ng strong tower? Number one, it is an elevated tower. Mataas. Mataas po siya. Nakikita niyo po yung mga tower na mga nakikita natin sa mga pelikula. Mataas. Inaccessible sa mga kaaway. Yan. At matibay o matatag. Hindi basta-basta po ito nabubuwal. Ang sabi sa Psalms 59:16, but I will sing of your strength in the morning and I will sing of your love. For you are my fortress, my refuge in times of trouble. Sabi, you are my fortress. Siya po yung ating tower, castle, citadel. Yan po, in times of trouble and refuge in times of trouble. So in times of trouble, we can depend on God. He will protect us from our enemies. He will be our strength when we are weak. Na kung minsan po ay sobrang nanghihina na tayo sa dahil sa ating mga problema, siya po ang ating kalakasan. He will never fail us. Kaya kung tayo man po ay dumadaan sa matinding pagsubok sa buhay, ay may tatakbuhan tayong tower at yun po ang Panginoon. At doon magiging safe tayo and secured. Sabi, the name of the Lord is our strong tower, the righteous running to it. The righteous. Ang sabi po, the righteous running to Him. So, yun lamang pong righteous ang pwedeng lumapit sa Kanya, di po ba? Kasi the righteous running to it and they are safe. Sino po ba yung mga righteous na binabanggit dito? Yun po ba yung mga perfect na tao? Walang mga kasalanan? Hindi po nagkasala? Hindi po. Dahil no one is perfect. Di po ba? Ang sabi dito, minsan iniisip po ng mga tao na ng mga makasalanan o ng mga gumagawa ng mga kasalanan na hindi sila pakikinggan ng Panginoon pag lumapit sila sa Kanya. Mali po iyon. Ang sabi po, basahin po natin sa Matthew 9:9-13. Sa patuloy na paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa paningilan ng buwis na ang pangalan ay Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumindig siya at sumunod sa kanya. Nangyari na nang si Jesus ay nakaupo sa hapagkainan ng bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila ay umupo upang kumain kasama niya at ang kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga pariseo, sinabi nila sa kanyang mga alagad, bakit ang guro ninyo ay kumakain kasalo ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, ang malulusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Humayo kayo at pag-aralan ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Yun po. So, hindi po pumunta ang Panginoon dito para sa mga matutuwid. Ang Panginoong Jesus ay pumarito para sa mga makasalanan. Tayo po iyon nung hindi pa po natin pinapapasok sa buhay natin ang ating Panginoong Jesus. Kaya nung magsisi tayo at tumalikod sa ating mga kasalanan at tanggapin ang ating Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon, tayo po na unrighteous people before God ay naging righteous dahil sa habag
naging karapat dapat po tayo sa harapan ng Panginoon because of the grace of God. Kaya lahat po tayo ay malayang makakalapit sa Panginoon sa oras ng kagipitan. Kung tayo man po ay may mga problema, malayang malaya po tayong lumapit sa ating Panginoon. Sabi, the righteous running to it. So, tayo yung righteous. Bakit po tayo tumatakbo? Why do we run to the strong tower? Para po tayo maging safe and secured. Ang sabi po sa awit 21, sa oras ng kaguluhan, pakinggan sana ng Panginoon ang iyong mga daing. At sana ingatan ka ng Diyos ni Jacob. Ayan po. Maging sa Joel 2:32, everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Di po ba? At lahat ng tumatawag sa Panginoon ay kanya, ay maliligtas. Maging sa Romans 10:13, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Di po ba? So tayo na kanyang mga anak na nagsuko ng buhay sa kanya, pag tayo po ay tumawag sa Panginoon, tayo po ay kanyang ililigtas sa anumang ating pinagdadaanan. Amen? Nasa pangalan ng Panginoon ang kaligtasan. Kaya kung tayo man po ay natatakot ngayon dahil sa totoo po, napakaraming may sakit po ngayon at natinamaan ng COVID. Sumobra na po kasi ang taas. Before Christmas po, ang may mga COVID po ay nasa 300 lamang. Pero ngayon po, as of January 6, 17,000 plus na po ang may COVID, ang positive po sa COVID. At dahil nasa alert level 3 na po tayo ngayon, marami na naman pong apektadong mga trabaho. 30% na naman po ang mga indoor gatherings at kasama po dyan ang church. Kasama po ang religious activities, maging ang mga restaurant, apektado po yan, parlor, spa, sports activities, maging ang face-to-face classes na inumpisahan na ng basic education, hinto muna po yan ulit. Wala po munang face-to-face classes. Napakahirap po, lalo na po sa mga maliliit na negosyante, ang nangyaring ito. Dahil dun lamang po sila umaasa ng kanilang ikabubuhay. At eto na naman, nahinto na naman po. Marami po kasing mga negosyante ang nagtayuan ngayon dahil nga nawala ng mga trabaho. Pero dahil nag-level 3 na naman, nag-alert level 3 na naman, meron pong mahihinto ang mga trabaho. Pero mabuti po ang Panginoon. He is gracious, He is merciful, loving, He is full of compassion. Alam niya ang ating mga pinagdadaanan. Patuloy lamang po tayong lumapit sa Kanya, kumanlong sa Kanya. Hindi po niya tayo pababayaan. Maraming beses na po nating napatunayan to, lalo na po tayong mga taga-CLF. Kailangan din, kailanman di po niya tayo pinagkulang. Lagi niya po tayo iniingatan at patuloy na pinagpapala. Amen. Marami po sa atin na nagkasakit ng COVID, pero lahat po tayo ay pinagaling ng Panginoon. Kasama po ako doon. At minsan man, naging mahirap man ang negosyo, pero hindi niya po kami pinagkulang, maging ang mga ibang ating mga kapatiran. At patuloy na pinagpapala ng Panginoon, meron siyang tinanggal at meron naman siyang ibinibigay na bago dahil hindi niya po tayo pagkukulangin. Ang sabi nga, hindi tayo pagkukulangin. Siya ang ating pastol na kailanman hindi niya tayo pagkukulangin. Sa mga pinagdadaanan natin ngayon, may mga bagay na hindi natin maintindihan. May mga bagay na hindi nasakop ng ating kaisipan. Pero magtiwala po tayo sa proseso ng Panginoon. Sapagkat bago pa po nangyari ang lahat ng ito, nakita na pong lahat ito ng Panginoon. Ang mahalaga, ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, magtiwala lang tayo sa Panginoon dahil alam ng Diyos kung ano ang kanyang ginagawa. Ang nais lamang niya sa kabila ng pinagdadaanan natin ngayon,
hindi man ito pumapabor sa atin ang mga pangyayaring nangyayaring ito. Manatili lamang po tayong tapat at magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya, dahil balang araw, kung magpapatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon, may gantimpala po tayong marireceive po. Kasi kung iisipin po natin, sabi nga, nung 300 na lang ay salamat sa Lord, dahil pababa na ng pababa, at malamang next year magiging normal na ang buhay ng tao, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa. Pero hindi po, nagulat po tayo, di po ba? Biglang tumaas, nasa 17,000 plus na. Nakakagulat po, medyo nakakapag-alala, pero ang sabi nga, ibigay lamang natin lahat ito sa Panginoon. Alam niya po itong lahat ng ito. Siya po ang may control ng lahat ng bagay. At sabi nga, pag tumawag tayo sa pangalan ng Panginoon, tayo'y kanyang ililigtas, iingatan. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya po, patuloy lamang po na tayo ay tumawag sa Panginoon, maglingkod sa Kanya, gawin kung ano ang Kanyang kalooban. At darating po ang araw na magiging maayos po ang lahat. Basta manatili lamang po tayong tapat sa ating Panginoong Jesus. Yun po. Nawa ang mga salitang ito na ating pong napag-aralan ngayon ay maging pagpapala po sa ating lahat, na ang ating Panginoong Jesus, ang ating matibay na muog na kailanman hindi natitinag, at patuloy tayo na maglingkod sa Kanya. Amen? Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po muli ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon sa Kanyang mga salita na ating napag-aralan sa oras na ito. Hallelujah, Lord God. Ama, maraming salamat po sa inyo, O Diyos, sa mga salita mo na aming napag-aralan. Naway maging pagpapala po ito, Panginoon, sa mga nakikinig, at ito po ay panghawakan namin, Panginoon, sa aming buhay, sa pang-araw-araw naming buhay, na kailanman, Panginoon, ay hindi mo kami pababayaan. Ano man itong aming pinagdadaanan ngayon, O Lord God, dumadaan man kami minsan sa pagkatakot, Panginoon, Lord, ikaw po ang magbibigay sa amin ng kapayapaan, ng aming mga puso, ng aming maiisipan, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos ng kapayapaan, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng nangyayaring ito, at hindi niyo po pababayaan, Panginoon, ang iyong mga anak. Sa mga kapatid namin, sa mga mahal namin sa buhay na may mga karamdaman ngayon dahil sa trangkaso o sa COVID man ito, Panginoon, ikaw po ang Diyos namin na nagpapagaling. You are our Jehovah Rapha, O Lord God, at ikaw ang magpapagaling sa kanila, Panginoon. Ikaw ang mag-aalis ng anumang kanilang karamdaman sa oras na ito. Itinataas ko po sila sa inyo, Panginoon. Igawad niyo po ang kagalingan sa mga taong ito, na mga mahal namin sa buhay, na mga kapatira namin na may mga karamdaman ngayon, mga ubot sipon, Panginoon, trangkaso, lagnat, O Lord God, in Jesus' name. Let your healing, O God, be upon them in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, O Lord God. At patuloy, Panginoon, nasamahan mo kami sa aming buhay, O Lord. Anuman itong mga sitwasyon na aming pinagdadaanan, O Lord, ikaw ang aming magiging matibay na muog, Panginoon. At patuloy, nakakanlong kami sa iyo, O God. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang makakapagbigay ng kapayapaan ng aming mga puso, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, luwalhatiin ka, dakilain ka po aming Ama. Sa iyo po namin itinataas, O Lord God, ang lahat ng aming mga pagpupuri, ang lahat ng aming mga panalangin, sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and Amen.